Sa Pilipinas, ang karaniwang problema ang maagang pagbubuntis ng kabataan. Ayon sa United Nations, nangunguna ang Pilipinas na may pinakamaraming kaso ng teenage pregnancy sa Asia. Isa sa 10 dalagita mula 15 hanggang 19 anos ang nagiging ina. Mas marami ang nakaranas na ng premarital sex. Sa dokumentaryong ito, malalaman natin ang buhay ng isang babae na hinaharap ang ganitong isyu sa buhay. Halina't kilalanin natin ang buhay ni Karen, isang batang ina na sinubok na ng buhay sa edad na 16. Paano mo hinarap yung buhay bilang isang batang ina? Hindi madali sobra, hindi talaga madali. Ang daming adjustment. Una, kapag syempre magpapalit ng diaper, magtitip na ng milk. Tapos tuwing gabi iiyak siya. Sobrang daming adjustment na nangyari. Ano yung pangarap mo sana sa buhay at plano? Syempre pangarap ko maging CPA. Kasi yun talaga yung gusto ko. Nag-take ako ng engineering pero hindi siya nag-work. So ito, nag-accountancy ako, kaya soon, sana maging CPA pa rin. Municipal Population Office. So ito ay isa sa mga problema ngayon na hinaharap ng mga magulang ng mga nabubuntis na bata at kami dito sa Pamahalang Bayan. Kasi very alarming na yung nagiging problema ko sa teenage pregnancy. Tumataas yung bilang, sabi sabi. Sa nakikita namin, ang isang problema, nagdudulot ng teenage pregnancy is yung kawalan or kakulangan ng tamang paggabay ng mga magulang doon sa mga bata. May pinagsisihan ka ba? Sobrang blessing sa akin ni Clea. Hindi ko siya pinagsisisihan kasi continuous pa rin naman yung life namin. Wala namang, ang nagbago lang naman siguro meron na kaming baby. Pero tuloy-tuloy pa rin. Mag-aaral pa rin naman ako, magtatapos. So yun, mabibigyan ko pa rin siya ng life kaya walang pagsisisi. May mensahe ka bang gustong ibahagi sa mga teenagers? Ayun, sana sumunod sa parents kasi talagang parents knows best. Alam talaga nila yung makakabuti para sa inyo. Kaya sana sundin nyo sila hanggat kaya, hanggat huwag maging pasaway. Ito naman sa mga kabataan na hindi pa dumadating sa ganitong punto, sana ay matuto sila ng pagpipigil sa sarili. Huwag kayong magpadala dun sa mga kung ano yung in, kasi hindi lahat ng uso ay tama. At hindi lahat ng uso ay bagay. At hindi malaking kawalan yung hindi ka maging buntis sa iyong kabataan. Mas maganda pa rin yung mag-preserve mo yung iyong virginity at ibigay mo siya doon sa iyong mga pangasawa. At kung maaari ay magbuntis ka, na ikaw ay may kasama at maayos kayo nagsasama at nakahanda doon sa mga obligasyon at responsibilidad ng isang ina. So sana ay magsimba tayo ng mas madalas at makipag-usap tayo sa mga magulang at kung dumating ang mga problema, wala tayong ibang lalapitan kundi mga magulang rin. Mahirap man ito, hindi man siya inaasahan. Pero kailanman, hindi niya ito pinagsisisihan dahil hindi mapapantayan ang saya ng pagiging isang ina. Ako si Rachel Capulong, mula sa Pamantasan ng Silangan, Caloocan.